tinorture ako. Pinlansya yung aking talampakan. Pinahiga ako sa hangin. Ang ibig nung sabihin, yung batok at saka yung paa ay nasa magkabilang katre. Sa ganung posisyon, magtatanong sila. Pag hindi nila nagustuhan ng sagot, susuntukin sa tiyan. Bagsak ako sa sahig. Halos matuklap na yung balat ng aking batok at paa. Pagkatapos, pinahubad nila ang aking pantalon at ang briefs. At pilit nilang pinasukan ng tingting ang aking ari. Nagtuloy-tuloy yung ganong klase ng torture. Hanggang isang araw, umihi na ako ng dugo. 23 years old ako nung ako'y nahuli. Maswerte ako dahil mahigit 2 taon lang, nakalaya ako. Ang masama nito, nung lumaya ako, yun namang kapatid kong babae ang nawala. 1977, July, nang mawala ang aking kapatid na babae. Ang nasa larawan ay ang aking kapatid na si Rizalina Ilagan. Siya ay 23 years old noong nawala. Ang picture na ito ay reproduction ng kanyang ID picture nung siya ay freshman sa UP Los Baños. So, she must be 16, 17 sa picture na ito. Hanggang lumipas ang 1-2 taon, may nakapagsabi sa amin na nasa Lucena, dito sa ating kinaroroonan ngayon, doon daw inilibing. Nagpunta kami kasama ang kapamilya ng iba pa. Natatandaan niyo ba, Sir Bonnie? Talagang lost. Completely lost. Pero Sir, malapit sa puno din. Oo, may puno. Ay, kaya lang kung anong puno, wala na. Hindi ko na matandaan. Sir, may pader? May pader kang tanda na malapit? Oo. Dito nga. Ito, may pader. Ah, wala na ngayon yung puno. Tama na ako ng kidlap. Lost na, Sir. 1983, yung tama ng kidlap. Nawasak na wasak ko siya. Ako ay mga 13 siguro nung panahon na yon. Batang-bata pa. Ay may lumabas na isang artikulo sa dyaryo. Sinabi sa dyaryo ay nagkaroon daw ng encuentro ang military sa Gawing Quezon sa mga young rebels. Di sabi ng aking ama, mabuti pa i-check natin ito. Baka sakali. Matapos yon, kami ay nagtungo na sa Quezon Public Cemetery. At doon daw inilibing yung ilang mga tinatawag na young rebels na naka-inkwentro. Ito po yung ilang mga litrato nung aking kapatid nung siya ay bata pa. Ang tanging naiiwan sa amin na pwede namin balikan at tignan. Ang kapatid ko ay si Jerry Faustino, graduating student ng UP Los Baños nung panahon nung 1977. Siya ay 21 anyos nung siya ay nawala, nung siya ay winala. So sinubukan namin pumunta sa Los Baños. Napag-alaman namin na ang kanyang dormitory ay hinalughog. Nakalock sa labas, padlock. Pero pagbukas namin, ang lahat ng gamit niya ay nagkalat sa loob ng kwarto. Tanong kami sa mga kasamahan nila sa kolehiyo, ngunit walang may alam kung nasaan siya. At doon na nagsimula ang aming paghahanap sa kung ano ang nangyari sa kanya. Nung nakarating na kami sa Quezon Public Cemetery, naaalala kong kinausap nila yung sepulturero doon at itinuro sa kanila 2 hukay kung saan di pa nagtatagal ay nilibing ang mga bangkay na sinasabing naka-inkwentro. Ah, 12 anyos pa ako, nagsimula ako rito nagtrabaho sa sementeryong ito. Nung marshal po, kamusta tong sementeryo na ito? Ay, libingan ito ng mga dinadala rito ng mga sundalo noong panahon nun. Daming dinadala rito, sakay ng truck ng sundalo. Binabaw namin dito noong panahon nun. Patong-patong sila, wala. Pagka hukay namin lampas tao, basta ilalaglag na lang siya. Sabihin, sasapinan mo para ano, hindi, wala. Basta pagkabaksak na ganyan, babaksak na uli isa. Patong-patong sila, hanay-hanay. Tsaka tatabunan. Hindi niyo po tinatanong kung
Sino sila? Ay, hindi na kami nagtatanong. Dahil kahit tanungin mo naman yung mga escort na sundalo, wala na imik. Pag minsan galit pa nga eh. Na ano, wag daw mabusisi, wag daw may ano. Basta't ilibing niya lang, yun na lang sabi. Ang habol lang ho namin sa exhumation, ang pamilya namin, ay tignan ang lahat ng dentures na aming makukuha. Dahil ang aking kapatid ay may napaka-unique na dentures, meron siyang matulis na ngipin na maliit in between the two front teeth. Napansin ko na wala kaming nakita na kahit na isang bungo na buo. At that time, ang tangi kong naiisip ay binasag ang mga bungo nila sa paghihirap. Soon, naglabas itong kampo ng sham na death certificates. Ang lahat ng sham ay cardiac arrest due to multiple gunshot wounds. Nagsimula kami ng dito 1972. Hindi ko rin mabilang, baka lampas 100 na lang nilibing dito ng mga biktimang ganun, nadala ng mga sundalo. Sabi nila, encuentro daw, di rin naman namin malaman. Basta sabi, pagkano yan, encuentro, naglaban yung mga yan, libing na lang namin. Meron kayo natatanda ang labanan daw sa Mauban na dito din na lang bangkay? Ano ho yun? Limang magkakasama ho yun. May dalawang babae, tatlong lalaki na ang may karga naman ay truck ng sundalo. Mm-hmm. Dito sa parting tunitun namin binaon. Pero hinopen na ho kayo din yun. Ang kinukuha yung babae raw. Ay tinitris nila ay yun nga sabi niyo may dumating yung opisyal ng army ng panahon na pinabalik lahat tuloy yung patay. At yung kaya yun? Kami, so, ay baka. Saan po yun Kuya Jojo? Dito sa parting po. Lapit sa Alvarez? Hindi, banda rito. Ito, banda rito. Ayan lang. Ito. Itong may puno na ito? Oo. Dahil yung truck ng sundalo, dyan dumaan yun. Wala pang bahayan dyan eh. Dyan, oh. Wala pang bahayan dyan. Dyan yun lang. Yun yung galing Mauban na sabi, encuentro daw. Sabi ng mga sundalo ano, nagdala. Pero inaano-ano-ano, ba't daw wala mga dalang baril kung encuentro? Yung ano-ano. Parang mga estudyante raw galing ano yun, UP. UPNP, Kalimitan yun. Yung mga napatay na yun doon, na ibinaho namin dyan. Yung kapatid kong nakababata na lalaki, siya yung nag-identify doon sa bangkay at ang sabi niya ay mukhang yung damit na suot nung bangkay na babae ang huling damit ng kapatid kong si Rizalina. Eh wala namang ibang mapagkikilanlan dahil ano na nga, naagnas na. So, bumili na ng apog, binubuhusan na, nagpagawa na rin ng pansamantalang tabla bilang kabaong. May dumating na mga sundalo at may dalang papeles, may dala pang ang retrato eh. Na yun daw babaeng aming iuuwi ay hindi ang aking kapatid na si Rizalina. Commander daw yun ng NPA na napatay sa encuentro sa Mauban, kaya ibalik daw namin yung bangkay. Katawan ni Rizalina, hindi kayo tiyak? Hindi tiyak. Sabi ng kapatid ko, malamang hindi siya. Pero parang ang tula kasi nandito na rin lang, may bangkay. Alam mo, ilang ulit ko na ito nakukwento eh. May pagkakataong okay lang, mechanical. Pero may pagkakataong tinatamaan din eh. May bangkay. Kung hindi man siya, pero aktivista yan, iuwi na natin. Para kahit paano, mabigyan natin ng decenting living. Hindi man yan ang ating kapatid, parang ganun na rin ang ating idinaos para sa kanya, kapanalig. Pero hindi nangyari, so walang closure. Thank you.
hinala nila ang kapatid ko. Hindi nila sinaktan ang kapatid ko lamang. Sinaktan nila ang buo naming pamilya panghabang buhay. Ang panawagan ng aking ama, sabi niya, hindi ko makalimutan, "Before the last curtain falls on this earthly life of mine, I would like to know what happened to my son." Namatay na ho ang aking ama. Hindi ko pwedeng makalimutan. Namatay po ang aking ama ng 2001. Matapos ang kanyang cremation, ang unang pumasok sa isip ko ay mabuti pa ang aking ama at nabigyan na namin ng disenteng burial, seremonya. Pero ang kapatid ko, wala.